We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang umaga. Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Jesse Cruzat. Operasyon ng mga paliparan sa iba't ibang bahagi ng bansa apektado ng aberya sa Kaap Air Navigation System. Flights ng libu-libong pasahero mula sa iba't ibang probinsya na abala. Narito ang report. Nasa 361 domestic at international flights ang nakansila o na-divert sa airport sa ibang bansa noong araw ng Linggo, January 1. Ito'y matapos magkaroon ng power interruption sa communications, navigation and surveillance system for air traffic management ng Kaap sa Ninoy Aquino International Airport. Ang CNS-ATM ay ang sistema na nagbibigay ng computer-aided safety measures sa air traffic control at tumutulong para mabawasan ang pilot workloads at human errors. Dahil sa nangyari, mahigit 10 domestic at international flights ang kanselado sa Clark International Airport. Ilan sa international flights, nagbigay naman ng libreng hotel accommodations at libreng pagkain sa mga apektadong pasahero. Pinapili rin ng mga pasahero kung refund o rebooking system. Cancel yung flight, sad to say. Pero accommodating naman yung airlines, they give us a hotel to stay, food. So, and today, sinend din nila kami to a shuttle. So, okay lang naman. Oo. Then, it's bearable naman. It's understandable kasi hindi naman dito lang sa airlines yung problem. It's national. Sa Bicol Region, nasa mahigit 100 biyahero mula sa Naga Airport sa Pilica Marina Sur ang apektado ng naturang aberya matapos suspindi ng flights patungong Metro Manila. Umabot sa 404 na pasahero rin ang naapektuhan ng kanselasyon ng flight sa Bicol International Airport sa Albay. Sa Iloilo International Airport, nasa 2,700 na pasahero ang apektado ng naturang technical issues. Mga 2,700 na apektuhan ng mga pasahero sa masuminos mga pilaka flights or all the airlines na gabiyahe sa Iloilo Airport, Philippine Airlines, Cebu Pacific, CAG, ang Air Asia. However, late afternoon, nag-recover ang outages na doon dito sa Air Traffic Management Center. And ang iban naka-recovery flights. And ang ibang nag-rebook, nag-reroute, nag-refund, those are the actions taken. Ilang pasahero rin ang apektado sa Bacolod-Silay Airport. Pero unti-unti nang nagbalik sa normal ang flights kahapon. Kung system natin is under observation pa because we just ran a check. Kasi parang may problema. Yung problema kasi hindi pa natin talaga alam kung anong cause ng outage sa hapon. Yung mga scheduled flights natin is medyo madi-delay lang. We can assure the public na yung air transportation ng buong country is back to normal. Pagka-computerized, kahit back to normal yan, we're still looking at yung integrity ng system. Naapektuhan din ng aberya ang biyahe ng eroplano sa Zamboanga City. Ayon sa Kaap Zamboanga, isang flight ang na-divert papuntang Calibo, Aklan matapos mawala ng radar contact, habang dalawang flights naman na papuntang Cebu ang grounded sa Zamboanga City. Nasugod og resume at normal operations as of 3 a.m. kaganina. If I base my answer sa katong mga statements sa mo ang head office, the system was restored. Okay. No? Although medyo napay problema sa backup. Okay. Backup system. But by 11 p.m. last night, na naghinay-hinay na og accommodate og katong mga, especially katong mga diverted flights. Ilang pasahero naman ang stranded sa Lagindingan Airport sa Misamis Oriental. Ayon sa mga ito, hindi sila naabisuan ng ilang airline na kanselado ang kanilang flight. Sa kasalukuyan, operational na ulit ang air traffic management system sa NAIA, habang balik na rin sa normal ang operasyon ng ilang paliparan sa bansa. Samantala,
Tiniyak naman ng mga otoridad na iimbestigahan ang naturang insidente. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay ng nangyaring airspace shutdown, kumustahin natin ang sitwasyon sa Mactan, Cebu International Airport. Makakasama natin live si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nico? Yes, Jesse, balik normal na nga ang operasyon ng mga domestic at international flights dito sa Mactan, Cebu International Airport sa Lapu-Lapu City kahapon. Bago na ibalik ang normal na operasyon, may mga pasahero na naapektuhan ng kanselasyon ng kanilang flights. Kasama na dito ang grupo ng skilled workers mula sa lungsod ng Naga, Cebu, na papunta sana ng Zambales. Yan, ang tawag mi sa among admin nga, mangayo mi lagkuan, kanang community ba? Oo, gaming suporta ba, para magabalik sa mi uli, di mi stranded dire ba? Ang mag-asawang Moncler Inopia at Ray Villacampa na nagmula pa sa Shato Negros Oriental ay nakansila ang kanilang Dumaguete Manila flight noong Linggo. Nagbakasakali sila na ma-rebook ang flight ng asawang si Moncler. Dahil sa cancellations, hindi na posible na makabalik sa Norway si Moncler sa January 4. Dahil na-rebook ang kanyang Dumaguete Manila flight sa January 7 at January 9 naman ang Manila-Norway flight niya. Nagtatrabaho si Moncler bilang nurse sa Norway. Na-stranded man po ko dito sa Norway pa paingon diri sa Pinas, pero ilahadyod ang gi-accommodate ang taxi, among transport, going to hotel, among food, tanan, sila'y nag-rebook. So nag-relax rami dito kani, grabe jud among stress. Sa isang phone interview, humingi ng dispensa ang tagapagsalita ng Cebu Pacific Air na si Carmina Romero sa aberya na naranasan ng mga pasahero sa mga apektadong flight. We are giving assistance and special options to passengers affected, but these are limited to free rebooking. They can store it in a travel fund or if they want a refund. But since this is a force majeure, meaning out of the extraordinary, and that's something really because of the airline, we are limited to these options only. Samantala, ayon naman sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation na namamahala sa paliparan sa Cebu, aabot sa 90 na domestic at international flights noong Linggo ang nakansila. Batihan lang po sa average daily, na naman sa mga 16,000 or 15,000 na average daily passengers, inyaamo ang itanaw mga naasan, siguro 9,000. Dagdag pa ng GMCAC, hindi naging malaking issue ang abriya sa paliparan pagkat na natugunan naman ito ng KAAP. Jesse? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ngayon naman, kumustay natin ang sitwasyon sa Davao International Airport kasama si Jandy Esteban ng GMA Regional TV One Mindanao. Jandy. Yes na kuya. Wala lang. Jesse, mas maayos na ang sitwasyon dito sa Davao International Airport matapos ma-accommodate yung mga pasahero na stranded o may mga kanseladong flights noong January 1 at kahapon. Makikita na may mga bakanteng upuan na at hindi na siksikan sa loob ng Davao International Airport ngayong araw ikumpara noong January 1 at kahapon. Ang mga stranded o yung mga may canceled flights noong Linggo na nanatili sa airport ay nakabiyahe na sa pamamagitan ng mga special flights. Marami ang napaaga ang dating sa airport dahil naging mas maaga ang kanilang flight. Ang mga nakaschedule ng hapon ay inabisuhang na-risked ng umaga ngayong araw. Bagamat balik na ang operasyon ay nakaantabay na rin ang mga tauhan ng airport sakaling dumagsa uli ang mga tao sa posibleng cancellation ng flights. Ayon kasi sa MIAA ay aabutin pa ng 3 araw simula noong January 1 bago manumbalik ng lubusan ang flight operations sa Manila. Makikita rin natin dito sa aking likuran na Jesse na may mangilan-ngilan na lamang na mga pasahero. Maraming bakanteng upuan kasi itong mga nandito ngayon na nakaupo ay yan yung may mga scheduled flights within the day. Kaninang umaga medyo siksikan ang pila dito sa isang airline
dahil may mga flights, magkasunod na flights, no? 8:45 tsaka 9:30 in the morning. At ang susunod naman na flight ay mamaya pang hapon. So sa ngayon, maluwag-luwag na dito sa Davao International Airport. As of now, wala pang canceled flights within the day, pero kahapon may mga anim na naitalang canceled flights. Karamihan dyan ay patungong Manila, may patungo ding Cebu na mga canceled flights kahapon. Yan muna ang latest dito, Jesse. Balik sa'yo. Maraming salamat, John De Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ngayong umaga, asahan ang pag-ulan sa Visayas at ilang bahagi ng Northern, Central at Southern Luzon. Uulanin din ang bahagi ng Mindanao. Magpapatuloy yan hanggang mamayang hapon at gabi. Posible rin ang ulan sa Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Ang pag-ulan sa Luzon kasama ang NCR ay epekto ng hanging amihan, habang ang Visayas at Mindanao ay inuulan dahil naman sa trough na o extension ng binabantayang low pressure area. Huling namataan ang pag-asa ang nasabing LPA 145 kilometers southeast ng General Santos City. Nananatiling mababa ang tsansa ng LPA na maging isang bagyo. Dahil pa rin sa amihan, maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora at sa ilang baybayin ng Quezon, Bicol Region at Northern Samar. Patuloy pa rin ang paghahanap ng rescue team sa isang 5 taong gulang na batang lalaki matapos tumaob ang sinasakyang motorized bangka sa karagatan sa pagitan ng bayan ng San Fernando sa lalawigan ng Cebu at Bohol. Ayon kay Pantalyon Busquit, Operation and Warning Officer ng San Fernando MDRRMO, pasado alas 8 linggo ng gabi nang makatanggap sila ng tawag ukol sa tumaob na motorized bangka. Sakay ng motorized bangka ang 24 o 24 na magkakaanak mula sa barangay Manipis, Talisay City, Cebu na patungo sana sa Calape, Bohol. Tumaob raw ang sasakyang pandagat dahil sa malaking alon. Maliban sa 5 anyos na si Renz Kian Sabal, ligtas ang ibang pasahero. Inaalam pa ng Coast Guard ang pananagutan ng may-ari ng motorized bangka dahil napag-alaman na hindi ito pampasaherong sasakyang pandagat kundi ginagamit sa pangingisda. Ya, kay gapon laglaen man ang panahon, kusog ang balot, gihapak na sila sa bawat motor, natikyaob sila. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mga pasahero, dagsana sa mga terminal at pantalan matapos ang holiday break. At live mula sa Bicol Central Station, makakasama natin si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Jessica? Jesse, alas 4 ng madaling araw kanina nang maubos ng makasakay ang mga biyaherong pumila dito sa Bicol Central Station sa Naga City, Camarines Sur. Ngunit pagpatak ng alas 5 ng umaga kanina, muli na namang humaba ang pila ng mga nagbabaka sakaling makasakay pabalik ng Metro Manila. 20 years nang hindi nakauwi ang 49-anyos na si Melanie sa Naga City, Camarines Sur. Noong December 31, 2022 ang kanilang family reunion. Kaya kasama ang kanyang 10 at 12 anyos na mga anak. Umuwi sila mula Cavite para sa Naga City salubungin ang bagong taon. Balikan lang dapat sila, ngunit hindi daw nila inaasahan ang ganito kahabang pila sa terminal. Inabot na ng dilim sa terminal si na Melanie, ngunit matyaga pa rin pumila ang mag-iina para makakuha na ng tiket at makabiyahe na kinabukasan. Ay, day ko naon. Nakasubago pag-abot me. Nagbakal pa kami duman, eh ang ticket niya, ay ang linya na ang pasana dyan. At naglibot-libot pa kami, nag-SM pa kami, pagbalik ko niya ang duman. Alawigo na. Paliwanag naman ng bus company, wala silang advanced booking, kaya kailangan talagang pumili ng mga pasahero na nais makakuha ng ticket para makabiyahe ngayon o sa mga susunod na araw. Sa lahat po ng mga pasahero, may mga unit po tayong tatakbo ngayon dito po sa Naga, papunta po ng Manila, Pasay, huwag po kayong mag-alala. Meron po tayong mga unit na tatakbo ngayon. Lahat po tayo ay makakasakay.
Ayon sa operations manager ng terminal, sa ngayon nakipag-usap na sila sa mga bus company na magdagdag ng unit at oras ng biyahe para makasakay ang lahat ng pasahero. Bicol Central Station Management, permi lang po kami nakantabay in cases na kaipuan pa so mga kadungangan na bus. Magigibunta po sa inyong lingkod, usually nagigibo kaya nakikipagulay po ako sa mga bus company, sa mga bus operator na magdagdag pa ni mga bus na allocated in Bisaya Terminal. Matapos ang naitalang kilo-kilometrong pila ng mga sasakyan sa National Highway ng Matnog-Sorsogon na papasok sa Matnog Port noong nakaraang Kapaskuhan, balik normal na ito sa ngayon. Tuloy-tuloy na rin kasi ang biyahe ng mga barko, kaya posibleng hindi na gaanong maapektuhan ng muling pagdagsa ng mga pasahero na babalik sa Metro Manila. Patuloy namang nakabantay ang mga otoridad para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero sa lugar. Patuloy na ang pagdating ng mga pasahero sa Batangas Port sa Batangas City na mula sa iba't ibang lugar sa Mimaropa. Ang ilan sa mga pasaherong nagdiwang ng bagong taon sa kani-kanilang probinsya, balik trabaho na ulit ngayong araw. Kaya si Cindy na galing sa Calapan City, Oriental Mindoro. Sinamantalang bumiyahe na kahapon, pabalik sa Caloocan City. Madaling araw pa lang nagbiyahe na po papuntang Calapan para hindi masyadong madaming pila kapag medyo tanghali na po. Samantala, pila-pila rin ang mga pasahero sa Port of Calapan sa Oriental Mindoro, patungo ang mga ito sa Batangas Port. Ipinatupad ng pantalan ang first-come, first-served basis para sa mga sasakyang babiyahe patungong Batangas. Inaasahan naman, Jessie, ng mga bus company at ng mismong pamunuan ng Bicol Central Station na magtatagal ang ganitong sitwasyon dito sa terminal hanggang sa mga susunod pang araw. May ilang bus companies na rin, Jessie, ang nag-commit na gawing 24 oras ang kanilang operasyon para ma-accommodate ang pagdagsa ng mga pasahero kung saan tinatayang aabot sa 150 hanggang 200 buses ang babiyahe araw-araw papunta sa Metro Manila sa loob ng isang linggo. Jessie? Maraming salamat, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa ibang balita, ilang sunog naman ang sumiklab sa ilang lugar sa bansa sa unang araw ng taon. Si Luan Mayrundina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak para sa detalye. Nagambala ang pagsalubong ng bagong taon ng pamilya Sasil na nakatira sa may V. Rama Avenue, Barangay Calamba, sa lungsod ng Cebu. Ito'y matapos makita ang usok mula sa ikalawang palapag ng bahay ni Diosdado Sasil. Kami din ay rami silong kay nagkaon-kaon rapod mi ba? Nya lima raman mi. Nya pangman na tingami kay ni nagkuan na siya nag-aso. Moto nga among gidagag tuwig, di naman madala. Nagkagubot man sila niya. Moto niya, nagpahong suga niya. Ang gawas ko, pagkawas ko kanis, doolbo naman kayo sa taas. Tinatayang nasa 1.2 million pesos ang iniwang danyos ng sunog. Nasunog naman ang isang boarding house sa Sityo Canlingog sa Barangay Sabang ng lungsod ng Danao sa lalawigan ng Cebu. Walang border na naiwan noong panahon na yon dahil nagsiuwian sa kani-kanilang probinsya. Patuloy pa ang investigasyon sa pinagmula ng sunog. Ayon sa BFP, nasa 135,000 pesos ang danyos ng nasabing sunog. Sa amateur video na ito, kita ang paglamo ng apoy sa bahay na ito sa Barangay Quezon, Cabugao, Ilocos Sur, alas 8 kagabi. Sumiklab ang apoy sa ikalawang palapag ng bahay. Wala raw ang buong pamilya nang mangyari ang insidente. Pero naiwang natutulog ang bayaw ni Maybelline sa ibaba ng bahay na mabuti na lang daw ay nakalabas bago pa kumalat ang apoy. Nag-birthday garod ma'am ta, inibitaran da kami. Kaya't imbagada mapupuran di balay. Idi umayak ti balayan ma'am, kaya't awanan ma'am na was out talaga na sibugan damit idi. Nadamay rin ang likurang bahagi ng katabing bahay. Walang naisalba ang pamilya Salgado. Tupok ang lahat ng kanilang mga gamit. Wala pang pahayag ang Cabugao Fire Station pero ayon sa BFP Provincial Office, inaalam pa ang sanhi ng sunog. Payo ng mga otoridad, siguraduhing walang nakasaksak na appliances tuwing aalis ng bahay, ibaba ang circuit breaker at patayin ang anumang nakasinding kandila o may apoy na maaaring pagsimula ng sunog. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Mayrundina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Daan-daang mga itlog na harang sa Ilocos Sur. Negosyante,
Hindi raw alam na kailangan ng dokumento sa pagbiyahe ng mga produkto. May ulat si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Emosyonal ang negosyanteng si Margie. Dito na'y napangalan, tagapasukin Ilocos Norte. Matapos mahuli sa quarantine checkpoint sa Tagudin, Ilocos Sur. Hindi raw huminto sa checkpoint ang kanilang van para sa inspeksyon. Nang saya sa atin, tumambad ang nasa 120 tray ng mga puting itlog at quail eggs na nagkakahalaga ng 26,000 pesos. Galing Urdaneta, on their way to pasukin Ilocos Norte. So supposedly, may shipping permit yan and supposedly, nagbabayad ng inspection fee yan. So since wala namang documents, we have no choice but to confiscate the goods. Awan talaga itong Jakarta mo, sir. Jamukas lang, gumatang ka lang, okay lang. Nakasaad sa provincial ordinance ng Ilocos Sur na kailangang dumaan sa inspection ang lahat ng goods na ipapasok sa probinsya. Bukod sa kinumpiska mga produkto, pinagmulta rin ang negosyante. Apo ading kat nagdakkel nga po kaw kasi kuwa inutang ko peta po una nagrigat ag sapo kwarta. Ang paghigpit daw na ito ng provincial government ay dahil pa rin sa banta ng bird flu. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Bangkay ng isang lalaki natagpuan sa gilid ng kalsada sa Ibaan, Batangas. Biktima, posibleng na hit and run ayon sa pulisya. Naka-alerto si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Labis ang paghinagpis ng nakababatang kapatid na si Francisco Sena sa sinapit ng kanyang kuya na si Bernardo Sena, 58 anyos. Natagpuan kasi siyang duguan at wala ng buhay sa gilid ng kalsada sa Barangay Lapu-Lapu, Ibaan, Batangas. Isang traffic enforcer ang nakakita sa bangkay. Agad niya itong inireport sa pulisya. Kwento ng nakababatang kapatid ni Bernardo, katatapos lamang daw ng kanilang kasiyahan noong 29 ng Disyembre nang huli nilang makasama ang kapatid. Siya po ay matagal lang may sakit, nahihimatay siya. Ay nung umaga po ay kami nagkakape, ay yumapos po sa akin. Nung nakita po natin si Mr. Bernardo ay nakahandusay, siya po ay may mga galo sa katawan. Ito ay isang indikasyon ng si Mr. Sena ay nasagasaan. Ayon sa pulisya, posibleng na biktima ito ng hit and run dahil sa bali nito sa kanyang bewang. Patuloy ang ginagawa nilang investigasyon sa insidente. So tayo po, kasama po ang ating mga investigador, ay nag-request po tayo sa pamunuan ng Star Tollway para po tayo ay mabigyan ng kopya ng kanilang CCTV. Panawagan naman ng pamilya Sena sa nakasagasa sa kanilang kaanak. Kung sino siya, makonsensya, makipag-ugnayan, magbigay ng konting tulong, tanggap na po namin. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bagong silang na sanggol ang iniwan ng hindi pa nakikilalang individual sa gilid ng kalsada sa Barangay G. Del Pilar, Bulan, Sorsogon. Ayon sa mga otoridad, nakabalot pa sa kumot ang sanggol nang may nakakita rito. Agad namang rumisponde ang mga otoridad sa lugar at naabutang humihinga pa ang sanggol. Kasalukuyang nasa ospital ang sanggol na nasa pangalaga ng DSWD. Patuloy naman ay naalam ng mga otoridad ang pagkakakilala ng mga magulang ng sanggol na posibleng nag-iwan ito sa lugar. Nagpaalala naman ang mga otoridad na posibleng masampahan ang kaso ang taong nasa likod ng naturang insidente. Nananawagan po kami na baka may nakakita kung sino man po ang responsable sa pang-iwan ng bata, maipagbigay alam po sa aming himpilan. At doon naman po sa nanay, sana hipuin ng Diyos ang iyong puso at kunin mo ulit yung anak mo. Malaking hamon ngayon sa Bangsamoro Region ang SIM card registration dahil may mga lugar sa rehiyon na pahirapan ng signal o walang access sa internet. Narito ang report ni Gestoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Aminado ang Bangsamoro Telecommunications Commission na malaking hamon sa kanila ngayon ang SIM card registration sa Bangsamoro Region dahil may mga lugar na mahina ang signal at walang access sa internet connection, katulad na lang silang lugar sa Maguindanao. Maliban pa dito,
May mga subscriber din raw ang hindi marunong gumamit ng smartphone o computer, kaya karamihan sa kanila ay may keypad na cellphone pa ang gamit. Kaya naman nakatakdang maglagay ang BTC ng mga kiosk sa kanilang tanggapan na may mga computer set. Mayroon ding mga kawanin na tutulong sa mga subscriber para may perehiso ng mga ito ang gamit na SIM card. Hopefully po, gagawa namin ng paraan yan kasi naiintindihan naman namin na yun nga, meron tayong mga kababayan na hindi marunong gumamit ng phone or walang internet access. Nananawagan rin ang tanggapan sa ibang public telecommunications entities na tumulong at magpadala ng makawalan nito sa mga remote area upang i-assist ang mga residente sa pagparehistro ng kanilang mga SIM card. Pakiusap naman ang BTC sa Tagabangsa Moro Region na huwag nang hintayin pa ang deadline bago magparehistro na magsimula ito noong December 27, 2022. Matutulungan nitong SIM registration na ito na if not really eradicate, malolower natin yung scams, no? Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aabot sa mahigit 200 positibong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ang naitala ng Social Hygiene Clinic ng Naga City Health Office noong nakaraang taon. Karamihan dito mga kalalakihan, 51 anyos ang pinakamatanda at 17 anyos naman ang pinakabata. Sa tala ng opisina, mas dumami ang kaso nitong nakalipas na 2022 kumpara sa mahigit 40 HIV cases noong 2021. Nilinaw din naman ang opisina na nawawala na ang maling paniniwala ng publiko sa HIV. Ayon kay medical technologist Maria Grace Guevara, walang dapat na ikatakot ang sinumang nais sumailalim sa HIV test dahil sakaling magpositibo, may libreng gamot na ibinibigay ang gobyerno sa pamamagitan ng mga treatment hub. Sa ngayon, hanga din ang naturang tanggapan na magkaroon ng HIV primary healthcare facility sa Naga City para mas matutukan ang mga taong positibo sa sakit. Kasi hindi naman dapat kinakatakutan si HIV, meron tayong mga ginagawa na paraan na kung magkaroon ka man ng infection, may gamot na pinapainom to control the activity of the virus inside the body para hindi bumagsak ang resistensya kasi yun talaga ang ginagawa niya pag nakapasok sa katawan. Mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Ako si Jesse Cruzat. Kami ang Regional TV News, maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.